Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Welcome po muli sa ating FBC Fortify. Today is January 8, 2024, Monday. Simulan po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos found in John chapter 6, verse 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Sabi sa Tagalog, at sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga na napakabuti niyo at muli niyo po kami binigyan ng lakas para makabangon at muling maipagpatuloy ang aming misyon sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, yung mga estudyanteng papasok sa school, ingatan niyo po. Magkaroon sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral. Yung mga papasok din sa kanilang mga opisina, mga magtatrabaho, ingatan nyo po sa kanilang pag-commute o maaring sa kanilang pagmamaneho. Maingatan, makarating po sila at matapos nila ang buong araw na ito nang wala pong magiging problema at punong-puno ng pagpapala. Kaya ingatan nyo po, Panginoon, ang amin pong mga patutuo sa anuman po ang aming magiging kilos, sa anuman po ang aming sasabihin, ay ikaw ang mag-glorify sa lahat ng ito. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang hymn. Ang pamagat ay Love Lifted Me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me and me, love lifted me and me. When nothing else could help, love lifted me. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. He your Savior wants to be saved today. Love lifted even me, love lifted even me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted even me, love lifted even me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Salamat po sa awitin na yan, Love Lifted Me. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas. At ang daigdig ay nagpo-promote ng mga iba't ibang pag-ibig, kaya lang ang nakakalungkot, ito ay hanggang sa paningin lamang, ito ay tungkol sa panglaman lamang, last of the flesh, last of the eyes. Pero yung pag-ibig na walang kondisyon sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos ay tanging matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung sino man ang magtitiwala sa Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na po mawawala at walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng God the Father, sa pag-ibig ni Jesus Christ sa lahat po ng mga nanampalataya at nagtiwala sa ating Panginoon. Ngayon po ay balikan natin ang atin pong talatang binasa kanina for our Bible exhortation.
In John chapter 6 verse 35, muli ko pong basahin ang English. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Isa po sa mga claim ni Jesus Christ na I am. Alam nyo, in the book of John, meron niyang 7 na sikat na statement na nagpapakilalang si Jesus Christ, I am. At isa nga po dyan, ang kanyang pakilala, na siya po yung I am the bread of life. Alam nyo, very interesting, pag sinabi nating bread, ito po ay isa sa mga binigay na meaning ni Noah Webster, isang sikat po na dictionary kahit nung una pang panahon. Ang bread po, it speaks about food in general. At alam naman po natin, pag sinabing food, ito po ay kabahagi ng ating basic needs. Ito po ay kinakailangan, kailangan natin po sa ating pag-exist sa mundong ito. Kasama nga ng food dyan, yung water, yung shelter, at saka yung clothing. Pero alam din naman po natin na lahat ng ito, no, kagaya ng food, water, shelter, clothing, hindi po yan nagtatagal pag ikaw ay kumain ng pagkain, magugutom ka na naman ulit. Ganun din, pag uminom ka ng water, mamaya-maya ay mauuhaw ka. In fact, kahit nga yung damit na sinusuot natin, hindi nagtatagal, pagkatapos ng mga ilang taon, maluluma, masisira, bibili na naman tayo ng bago. At even po yung tahanan natin ay hindi rin po ito pang walang hanggan, kaya nga kinakailangan ng maintenance ng isang bahay. So lahat po ng mga basic needs na to sa atin pong physical na pangangatawan ay pansamantala lamang. Pero pansinin niyo po ang sinabi ni Jesus Christ nung pinakilala niya ang kanyang sarili that he is the bread of life. He that cometh to me shall never, hindi na po magugutom. At ang sabi, and he that believeth on me shall never thirst. So sa ating Panginoong Jesucristo pala, pag sinabing never hunger, never thirst, hindi po ito tumutukoy sa physical. Dahil alam naman po natin ang physical, lahat pansamantala lang. Ito po ay may kinalaman sa spiritual. In other words, ito po ay may kinalaman sa atin pong kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga kung sino man ang magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi na po magugutom, hindi na mauuhaw spiritually speaking. Bakit? Kasi tingnan po natin ang magandang halimbawa sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong sabi ng verse? That whosoever believeth in Him, sino man daw po ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo, should not perish, hindi po mapapahamak yung ating kaluluwa, but have everlasting life. So yun nga po, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw spiritually speaking, kasi ang Panginoong Jesucristo, ang ipinagkaloob niya sa ating mga nagtiwala sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Kaya nga, makikita natin na lahat po sa physical world is pansamantala lang. Kaya nga, isipin natin mga kaibigan at mga kapatid, sandali lang yung buhay natin dito sa mundo. The fact na tayo ipinanganak, tatanggapin din natin na isang araw, mawawala tayo sa mundong ito, hindi tayo forever dito po sa ating daigdig. Kaya nga, kung meron man tayong dapat paghandaan, kung meron man tayong dapat siguraduhin, eh yan yung pang-espiritual na bagay. At ang pinapakilala ng Bible na nag-iisang daan, nag-iisang paraan para ang tao ay maligtas sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Common po sa knowledge natin na iniisip at inaakala natin na sa pamamagitan ng mga relihiyon, sa pamamagitan ng mga ritual, sa mabubuting gawa, eh maliligtas ang isang tao. Mga kaibigan at mga kapatid, kung ang ating pananaw ay ibabatay natin sa Bible, malaking pagkakamali pala yung ganong paniniwala, because the Bible is very clear na ang kaligtasan ay matatamo lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino po? Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang turo ng Panginoon, yan ang turo ng Apostol Pedro, yan din ang turo ng Apostol Pablo. In other words, yan po yung tinuturo ng kabuuan ng banal na kasulatan na magtiwala lamang sa Mesaya
manampalataya lamang sa nag-iisang Savior, si Jesus Christ. Kaya nga kahit anong pang kulay ng iyong balat, saang bansa ka man nakatira sa mga oras na to, isa lang ang tagapagligtas na ating kailangan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo na pag nagtiwala ka sa Kanya ay may buhay na walang hanggan ka. Maaring ngayon iniisip mo, marami akong pera, marami akong pambili ng pagkain o mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Pero alam niyo kaibigan, hindi po pera ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Kaya nga maganda yung sinabi ni C.S. Lewis, sabi niya, "There is God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing," kagaya ng food, shelter, clothing, "but only by God, the Creator made known through Jesus." Yun po, no? Kaya ang magbibigay sa atin ng satisfaction sa buhay na ito at hanggang sa kabilang buhay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo na the bread of life. Hindi po pera, hindi po kayamanan, hindi po mga gadgets, o ano man po ang pwedeng mai-offer ng world, hindi po. Kahit mayaman ka, pwedeng ikaw ang pinakamahirap in the sight of God. Maaring hindi ka man mayaman sa mundong ito, maaring hindi ka man kilala sa mundong ito, pero pag nagtiwala ka sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, na yung ginawa niya sa krus ay sapat na para sa iyong kaligtasan, sapat na para sa iyong kapatawaran, at sapat na para sa iyong buhay na walang hanggan, na siyang nag-iisang daan para ikay makarating sa kalangitan kung sakaling mamatay ka, ang iyong kaluluwa ay siguradong tutungo sa langit dahil yan ang pinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya merong kapayapaan kay Jesus Christ, at meron tayong kasiguraduhan dahil ang Panginoong Hesukristo, imposible sa Kanya ang magsinungaling. Kaya hope na kung ikaw ay hindi mo pa natatanggap o hindi ka pa nagtitiwala sa Panginoong Hesus, ngayon po ang araw ng kaligtasan, lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka. Kung ikaw naman ay ligtas na, nakatitiyak ka na, nananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, meron ka ng buhay na walang hanggan, ibahagi mo sa ibang tao ang mabuting balita. So yan po mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa kanyang salita, paalaala na si Jesus Christ ang bread of life. So ilang announcement po para sa araw na ito. Unang-una, maligayang kaarawan, Nanay Elisa Super. Ako, namimiss na natin si Nanay. Matagal na natin siya hindi nakakasama. Siyempre, talaga medyo hirap na po siya. Lalo po sa pagtanda ng mga lugar. Panalangin po natin sa sana kung matigil pa naman mga balik ni Nanay Super. At masamahan siya kung hindi man ang kanyang anak. Hindi masamahan siya ng kanyang apo para makapelusip natin siya. Tuwing kasama ka namin si Nanay, talagang tuwang-tuwa siya. At siya po ay excited na makabalik sa church. So patuloy po natin ipag-pray ang Nanay Elisa. At sabay din po ngayong araw din ito, January 8 ay anniversary na rin naman ng mag-asawang Brother Edmond and Sister Descoliantes na ngayon po ay nag-out of town and engage na ng kanyang family. So pag-pray po natin ang Kuya Edmond at ang ating Des na siya ay patuloy sa pagpalain ng Panginoon at siya po. Yan po, tayo na ngayon ay manalangin. Mahabaging Diyos, maraming salamat po dahil si Jesus Christ ang tinapay ng buhay na siya pong magbibigay sa amin ng satisfaction. Hindi na kami magugutom o mauuhaw spiritually speaking dahil meron na po kaming buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, bilang mananampalataya, always remind us na ipakilala itong bread of life na to sa ibang tao, sa mga hindi pa mananampalataya, para sila'y maligtas din at makasama sila sa iyong kaharian. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang Nanay Lisa. Namimiss na po namin siya. Patuloy niyo ingatan ang kanyang kalusugan. Siyempre, huwag niyong pababayaan ang kanyang spirituality din, Panginoon. Nawa po ay dumating yung panahon na makasama namin siyang muli. Namimiss na namin siya. Kaya sana makasama namin ulit siya sa church. Sana'y magkaroon po ng pagkakataon na masamahan siya para ma-enjoy po namin ulit ang kanyang fellowship dahil malaking blessing din po ang kanyang presensya sa congregation. Kayo rin po ang patuloy na magpala sa mag-asawang Colyantes. Continue to bless Brother Edmond, Sister Tess. Muli, ikaw ang patuloy na maging sentro, maging foundation ng kanilang relationship. At kayo pong magbigay sa kanilang wisdom pa sa kanila pong
pangangalaga sa family na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Sa panahon na nanghihina sila, ikaw ang maging kalakasan ng kanilang relationship. Muli, Panginoon, maraming maraming salamat po sa iyong mga paalaala at iyong mga pagpapala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us.